Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Para po sa mga nagtatanong sa akin kung paano magbenta ng coins, paano ipadala, paano makuha ang pera. So, yun po, ang unahin ko po yung kung paano magbenta. Ang pagbenta po, kailangan pong makita muna ng buyer yung coins bago kayo mag-usap sa presyo. O kagaya ko po, may YouTube channel ako, kaya madali lang po para sa akin magbenta kasi ginagawan ko lang po ng video. So mga walang YouTube channel po, mas maganda po mag-join po kayo sa mga group sa Coin Collector dyan sa FB. So search nyo lang po Old Coins Buy and Sell. So lalabas na po yung mga group dyan, o di kaya yun doon sa Luzon.Visayas.Mindanao, Old Coins Buy and Sell. And then kung may buyer na po kayo guys, dalawa lang din po ang gagawin nyo, pwedeng meet up, pwedeng ipadala through sa mga courier company. O kagaya po sa akin guys, nabenta ko po yung coins ko na 25 centimo kay Ninita Capistrano. Shout out sa inyo ma'am. Meet up lang po yon kasi pwede naman, kaya naman sa meet up. And then yung quarter dollar ko guys ay nabili po ni Angelito Carpio, taga Caloocan po siya. Shout out po sa inyo sa, at saka yung 10 peso ko na 2014 and 16 nabenta ko po kay Mr. Yabot. So kay Mr. Carpio po at saka Yabot, shout out po sa inyong dalawa. Salamat po sa pagbili ng coins ko. So dahil malalayo po silang pareho, so ang ginawa ko guys ay pinadala ko dito. So parehas. So ang charge nun guys ay 200 pesos. So sagot po ng buyer yung charge. So, pero dahil bawal naman po yung kung coins lang ang ipadala. So ang ginawa ko guys ay sinamahan ko po ng wallpaper para tanggapin. Kasi kung coins lang kasi bawal yun, dahil ang pagpadala ng pera ay dapat po sa remittance center. So pag sa remittance center din naman kasi ipadala ito, hindi naman ito ma-receive ng buyer. So marireceive lang nila yung amount at saka ibang pera na. So kailangan po talaga pag nagbenta, kasamahan ng ibang items. Yung sa akin, wallpaper, pang giveaway ko na rin. So, napaka-importante po na mayroong ibang items kasi yun po ang isusulat sa resibo. So kagaya nito, ayan, kasi hindi naman pwedeng coins ang ilagay dito. Pagkatapos nun guys, yung bayad naman saka lang ipadala. Kung yung ginagawa ko lagi, saka na lang yung bayad pag nasend ko na yung resibo, yung resibo ng dito sa pinadalhan. So, nung nasend ko na po yung resibo, saka lang po sila naghulog ng pera. At saka sinend din nila sa akin yung control number para makuha. So, ito po yung kay Mr. Yabot. 400. And kay Mr. Carpio, 680. So, may pasobra pa siya. So, may pasobra pa si sir sa akin. Baka bibili pa ulit ng coins ko. So yun lang guys, sana po nagustuhan nyo yung video ko. Please huwag kalimutang mag like at mag subscribe. Thank you.